magpulpog. Huwag lang mapulpog yung kamay. Basta gito eh, anak ng titing eh. Marti. Hello, Gotch, mga kasangkay. So, siyempre, mga kasangkay, good morning sa lahat. So, inyong kasangkay ngayon ay gagawa ngayon ng upuan. Upuan ng antik. Kita nyo ba yung mga antik na mga upuan? Tulad nito. Yung mga matitibay na kahoy. So, ito, mga kasangkay, gagawin natin ito ng upuan ng inyong kasangkay. So, tara, samahan nyo ang inyong kasangkay sa paggawa ng upuan ng antik. So, ito, no? Ito yung, ano, mga gamitan ng inyong kasangkay. So, siyempre ay... ay gagamitin to sa maliit na tindahan ng inyong kasangkay doon sa kanyang tiyangge. Kasi siyempre, gawa na lang ng upuan na matibay yung kasangkay kasi nga marami ng upuan ang nawawasak ng mga customer. Kasi nga, sa tuwing may darating na customer kami ng shop at magkakape ay akala namin ay kami ay i-income na, kikita na. So hindi pala, kami pala ay matatalo dahil nga yung upuan namin, puro mga plastic ay nawawasak sa malalaking mama, yung malalaking customer. So ito, naisipan ng inyong kasangkay nga gumawa na lang ng mga antik matitibay na kahoy. Yan. Ayan, kahit ano pa kalaking tao dito umupo ay hindi ito mabibiyak, mautod, mapuputol. So, yan o, mga kasangkay, no? So, ito. Gagawa tayo ngayon ng matibay na upuan ang inyong kasangkay. Marami na ang mga upuan ng inyong kasangkay na nawasak dahil nga sa plastic. So, ito ngayon. Wasakin nyo mga customer. Hindi nyo na ito kakawasakin. Dahil napakatibay na nito. Ayan. 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 Di ba? Ganda. Matibay ito. Matibay. Kasi nga, sinasabi na inyong kasangkay, matibay ito. Kasi, yung bako ay 4. Ayan o, kita nyo. 4 yan ha. Ayan. So, napakatibay talaga nito. Ayan, tingnan nyo mga kasangkay. So, dito ko ito ilalagay kasi siyempre, kapag dito siya, baka may upo dito. Kapag ito, dito ko nilagay, tapos dito may upo, pwede siya babaliktad, no? Babaliktad siya ng ganun. So, yung gagawin natin, itong paa ng upuan natin ay dito natin sa dulo ilalagay. Ayan. Ayan. So, bali ang tawag nito, antik na upuan. Antik na upuan ito mga kasangkay. So, ayan, ipapako na natin ito mga kasangkay para makita nyo ng tibay. Tibay talaga. So ayan mga kasangkay, no? Nagpapako na tayo ng isa. Uy, mahus. Ay, wala. Sure boy, nasintuhan talaga. 4 ba naman yung pako yung laki-laki oh. Hindi na ito magkakasira yung mga customer ko sa kapiya namin. Eh kasi nga yung pakong lalaki. Matibay pa yung kahoy namin. Ayan, nakakita nga yan. Kita nyo. Ha? Uy, eh? Matibay na. Ha? Kita nyo. Hindi pa yung nalagay yung isa. So may isa pa tayo. Para dito sa gitna. Ayan o. Uy, mababa to ha. Mababa siya ha. Ayan. Parang hindi tama yung pagkaputol ko ha. Kita nyo. Tibay na. Dito pa yung isa medyo mas mataas. Ayan, mas mataas yung isa. Good. Ayan mga kasangkay. Hindi ko nakalabot. Ha? Hindi ko nakalabot. Kabus no? Medyo nagkamali pagputol natin yung kasangkay magkasangkay kasi nga, hindi siya makabot. Yan. Oh, laki ng diferensya ha. Kamali tayo nito. Baka maputol kung ito lang ha. So, magkasangkay, ito yung gagawin ng inyong kasangkay na breast. Yung breast para sa ano. Eh, tingnan natin mabuti. Kung kaya ba dito. Uy, angat naman siya no. Ayan. So, siyempre, wala tayong, ano, pang-measure dito. Ah, kita ba ako? Kita ba? Ayan, wala tayong pang-measure, mga kasangkay. So, ganito lang gagawin natin. Ayan, o. Kita mo, ayan, o. Sakto talaga yan, o. Dito, ilalagay mo dito. Kita nyo, ayan, o. Ayan. Tapos,
dito naman ay tatandaan mo yung puputulan kung saan. Ayan, di ba? Ito yun. Para makapasok yung ano dito, para dumubli yung tibay ng ating upuan na gagawin. So, hindi na to kaya tibagin ng ating customer na inyong kasangkay. Ayan. So, ganito lang para mas mabilis. Itakin lang natin. Diba? Mabilis lang, diba? So, itakin lang natin to. Para mas mabilis. Tapos gagawin natin, para makapagpako tayo dito, so gagawin natin ay pakikinisin natin tulad ng linagari. Ayan. Doon sa maliit na kapihan ng inyong kasangkay ay maraming customer malalaki matataba. Yung upuang complex na wawasak. May panglaban ng inyong kasangkay. Ayan, no? Kita niya, kita niya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ito mga kasangkay ay ilalagay natin dito. Ayan, no? Ayan, kita niya. Para pang patibay ito mga kasangkay. So, pupwede rin natin gagawin ganito. Ayan. Para kapag nagpako tayo, dito tayo magpapako sa taas. Kita nyo. Ayan, no? Kita nyo. Hindi naman inyong kasangkay professional ang panday, pero kay may experience to. So, ayan ang mga kasangkay, may experience sa pagiging panday. Kaya magaling humawak ng martilyo. At siyempre ay magaling humawak ng martilyo at magaling magpulpog. Huwag lang mapulpog yung kabaya. Masakit to eh, anak ng titing eh. Martilyo to, ha? Ayan, no? Yan. Uy! Parang kakamali ata tayo nito magitan kaya eh. Ha? Ayan. 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 Alam mo yung masakay, mayroon din mapakunan mo. Wala kumansaw. Wala na aking bako. Kasi kung ibigay ako. So, ayan na. Kita ko yan, oh. Tingnan mo. Ayan, yung bako. Anak ng titing. Ayan na. Pumunta na kayo dun sa kapihan ng kasangkay. Kayong matataba kayo. Hindi nyo nakaya tungwa sa akin. Kasi nga napakatibay na nito at malaking kahoy. At napakatibay ng kahoy at napakakinis pa. At napakaganda pa ng kulay niya. So, no? Okay. Tutuloy natin mga kasangkay. Parang mahirap to, ah. Ayan, no? So, siyempre gagawa tayong paraan. Para tayo ay makapagpako ng maayos. Tiyo! Ay! Parang ano siya mga sangkay. Ay na ano. Yan. Yan. Na ano siya oh. Medyo kumapos siya. So ito ay susurbuli na ng inyong kasangkay. Yan. Kasi medyo tagilid yung pag-ano ninyo kasangkay ha. Ayan na. Hey! Gigil ako sa'yo. Ay! Gigil ako sa'yo talaga. Gigil. So yung gagawin natin mga kasangkay kasi medyo kinapos yung isang ano natin, yung isang paa. So, yung gagawin natin ay ito na lang. Puputol naman tayo dito. So yung gagawin naman ng inyong kasangkay ay ito. Ay tatanda naman dito para mag-match sila. Ayan. Tapos, ayan. So ito yung ano niya, yung tanda niya para ay dito tayo puputol. Kasi wala tayo pang measure, no? Wala tayong steel tape, kaya ito na lang yung gagawin natin. Ay kurit-kurit na lang. Para paraan lang ba? Para paraan mga kasangkay. Pagkikinisin natin tulad dito para makapagpako tayo ng maayos. Ayan o. Ngayon, yung matataba ang customer ng inyong kasangkay sa kapihan ng inyong kasangkay maliit ay doon na pumunta na kayo dahil may matibay ng inyong kasangkay na upuan at hindi na ito ninyo kayawa sa akin pa o mabiyak. So, huwag kayo na kasangkay ano. Ayan. Uy, puspa ka puspa no. Puspa. Dahil sa tuwing may customer, akala nyo ang inyong kasangkay ay income at kikita. Yung pala ay matatalo dahil muli bibili ng upuan.
Dahil mawawasag na naman sa customer ang kanyang upuan nga piniprepare para sa kanila. So ito ngayon mga kasangkay. Malitapin natin natin mga kasangkay. So ayan. Pakdala na lang. Hindi pa. So ayan ay tatay muli natin mga kasangkay. Ayan. Ayan na. Ayan na. Kita nyo? Pasok na mga kasangkay. Ayan. Ayan, di ba? Kita nyo? Nino, yung kamera, kamera. Ayan, ayan. Ayan. Ganun lang kabilis gumawa. Inupuan mga kasangkay. Yung matibay talaga. Ayan o. So, isisintro natin. Papagitna natin. Tapos, muli natin papako ng kwatro. Yung kwatro talaga. Nagigigil ako sa iyo. Nagigigil ako sa iyo. Ayan. Ah. Tingnan mo yung pawis ko. Tutukan mo yung pawis ninyo kasangkaya. No? Kita nyo? Ayan o. No? Grabe yung pawis talaga. Ang sarap kapag pinapawisan ka. So, tuloy natin ito mga kasangkay. Matibay yung kuwan ninyo kasangkay. Kapag nagpako ka ng malaking pako mga kasangkay ay ganito yung gagawin nyo. Huwag nyo itutuloy ng malakas na malakas. So dapat ay ganito lang yung gagawin nyo mga kasangkay. Oh. Tingnan nyo mabuti yung kamay ninyong kasangkay at saka yung pako. Kasi kapag matigas yung pako ay pupoy dito maano, anong Tagalog sa mapilo? Pupoy dito magawang ano, ganito, yung hindi na siya tuwid, pwede siyang matiko, yung mapilo ba mapipilo siya. So dapat yung pagpako natin ay nasa insakto rin yung kamay at saka yung pagtapak dito sa pako, lalo na kapag matigas yung kahoy natin. Kaya tignan natin mga kasangkay. Sino ba ang subok na gumamit ng mahuganing sa pagpako? Yung mahuganing kahoy mga kasangkay, napakatigas nito, lalo kapag tuyo na. Tingnan natin, tingnan mo sa kamera, yung itong mahuganing na ito, oh, tingnan mo. Itong kahoy na ito ay napakatibay na ito. Yung pako nito ay kaya nito piluin or patikuin sa tigas ng kahoy na ito. Kapag di ka nito expert magpako ay talagang masasayang, marami kang masasayang na pako. So, napakatibay talaga itong kahoy nito, lalo na kapag tuyo na. Tulad nito ngayon, yung pako ko ay kunti na lang ay matitiko na siya. Kaso ay ang inyong kasangka ay medyo may experience sa pagpako at paggamit ng martilyo. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo ang kamay ng inyong kasangka nyo. Oh. Nagigigil ako sa iyo, nagigigil ako. Nakita nyo? Tingnan nyo, yung pako mga kasangkay. Tuwid na tuwid talaga yung kanyang dinaanan. Dahil yun sa kamay at paggamit ng martilyo. Ayan. Oh. Kita nyo? Kita nyo na ang tibay ng... Kita nyo mga kasangkay? Ayos? Yung customer matataba. Ayan. Para makita niyo matibay talagang gawa ng inyong kasangkay. Ano? Oh. Oh, di ba? Matibay talaga. Oh.